Ang importante ay ano, ganyan po na nakilala kayo ng Kalingap, no? Hey, shoutout kay Tita Melinda Go, pinapabati at pinapa-shoutout kay ni Ma'am Ate May Delmo, no? Iloilo in the house. Ba, paano natulungan kayo, di ba? Kaya ano na lang, iyaan na lang, no? Iyaan na lang si mama mo. Siyempre, ikaw din, magpapayo ka din kay mama mo. No? Sabihan mo din kung gaano ka-importante ang ganito lang, no? Anim na kayo, di ba? Mag-anim na kayo. Dami, anim? Dami? Sana huli na yan, no? Huli na yan. Kasi ikaw mga anim, grabe yun. Oy, shout out Boss Borloloy. Magandang gabi sa'yo, ha, bro. Shout out. Ako yung panganay nila. Siyempre, kung busy si mama mo, ikaw yung sasalo ng mga trabaho. Ikaw yung mag-anak buhay. Teka lang guys, tanong ko ba, dito yung nanay ni, ano, nanay ni Erica ay buntis ba? Buntis ba yung nanay niya? Aileen. Bakit na ano ka, medyo na emotional kay Erica? Bakit? Na nalungkot ka? O... Hindi naman po sa malungkot. Mm-mm. Ayoko lang po kasi na mahirapan si Mama sa paggagadak. Makatulad po dati. Kaya nga, di ba? Ah! Nabuntis ba? Oh, okay. Nako po. Oh, nabuntis pala yung mama niya. So, pasensya na po. Napatanong ako. Ano. So, kaya pala malungkot si Erica. Okay. Nandukuro. Dalhin na lang daw po doon sa... Provincial. Po. Pero kasi no, malilit pa yung mga anak, ano. So, hindi natin, minsan may mga bagay hindi natin maiwasan, no. Pero, kaya pala malungkot si Erica, no. Pero tuloy natin to, guys. Kaso nga lang po, ako po yung nagbabantay. Wala po si Papa. Ah, saan si Papa mo nung nanganak si Mama mo? Nagtatrabaho. Yes po, sir. Mami siya kay Ruel. Di pa siya na-vlog, buntis na siya. Ah, noon pa pala, before the, ano. Okay, I see. No? Ah, nasa Maynila, no? May mga, sometimes guys, ano, no judge, no? Minsan kasi talagang ganun nangyayari talaga yun. Di mo mapipigilan yan, eh, no? Kaya pala malungkot si Erica. Then nag-worry siya sa para sa nanay niya na, oo nga naman, no? Another, alilit pa ng mga kapatid niya, no? Siyempre, kahit ako, kung ako yung anak, mag-worry din ako sa para sa nanay ko. Then, sa tatay pa lang ni Ruel, kaya pala Erica naiyak sa pagbuntis ng mama niya. So, baby maselan, magbuntis yung nanay niya, no? Yun, salamat po sa pag-correct ka. Hindi po na, ano lang po, nasa bayan. Ah, sa bayan. Oo, oh, sa bayan. So, bali, siyempre, mahirapan si mama mo, pati din ikaw, no? Oo, oh, mahirap yan, ha? Pangangamba, no? Takot. Baka anong mangyari sa mama mo? Ito yung mga nganak. Oo. Yung nga po din, nasama si Lola ko po. Ah, kaya sinasama si, si Lola mo? Hindi po, sabi ko ni Lola, siya lang, kahit daw po siya lang magbantay doon sa dalawa kapatid. Oh, mahirap din yun, no? Hey, Benny Sebastian, shout out sa'yo bro, namiss kita, Boss Benny Sebastian. Mamaya i-react po natin ng Mardi, no? Gusto ko din mapanood yung interview with the parents and of course sa Mardi, no? Ikakasal lang ang Mardi, guys, grabe. Ayun. Boss Eden TV, shout out. Siyempre, Erica, nakita mo na yung bahay niyo. Anong masasabi mo sa mga tumulong? Natupad na yung ano niyo, yung pangarap niya, di ba? Opo. May paayos natin itong bahay niyo. Yun. Good news yun, ha? Guys, good news yun, ha? Yung pagpapaayos ni Ruel o Palalag dito sa bahay ni ano nila Erica. Hindi na ating mga buting sponsor. And syempre, shoutout sa lahat ng mga sponsors, guys. Nako, pag napapakinggan ng sponsor, may tumataas ang kilay. No? Ilbis na magbigay ng magandang payo, eh, nangyayari eh, ng babash pa. Huwag ganun, guys. Bilang Pilipino, huwag tayo maghugutan. No? Huwag tayo maghugutan ng ano, pag may umaangat, ayaan natin umangat. No? Supportahan natin, kung may mali, i-correct natin. No? Pero hindi para magkahatakan. No? Minsan, kasi tulad na ito, pag may narinig na sponsor, oy, may sponsor, nako po, gagawa ng kwento, then mamabash, di ba? Oo, Boss Benny, isa ako sa kaninong sa ano, mamaya po, pag-usapan natin, tuloy muna natin itong charity reward of Malalag and a support, no? Malak, malak po po, malak po. Okay, malak. Oo, ano, kasi sabi natin. Sabi ni, ano to guys, babasahin ko lang, ano, sabi ni Ma'am Luz Biminda, ano, try natin guys, no? Sabi niya rito, sabi niya,
No? Si Ma'am Luzminda, ano? Hindi mo talaga maiwasan na magalit sa nanay niya. Sana naisip niya na mahirap ang buhay, pero nandiyan natanggapin na lang. Opo naman, no? Ako normal po yun. That's natural or natural reactions ng isang tao, ng mga tao. No? Kasi parang sa atin madali tayo magsalita. No? Because ano tayo, well-versed tayo, meron tayong information. No, kumbaga siguro iba sa atin may alam sa pagdating sa ano sa usapang ano family planning. Kaso guys, sometimes sa mga ganitong lugar, ito yung talagang ako kahit ako gusto ko i-push talaga iabot sa family planning. No, kasi minsan na-disregard diyan ng mga taong nasa ako guys, walang pangahamak ano, minsan sa mga mahihirap na lugar, depressed area, wala silang ideas about sa family planning. No, yung family planning guys, napaka-importante niyan. No, kaya nga sabi ko, kung ako lang ha, talaga dapat ang gobyerno, gumawa sila ng programa na talagang kahit yung mga nasa bundok, nasa depressed area, eh, bigyan nila ng information about family planning. Family planning guys, is napaka-importante. Especially sa akin, no? Sa amin, pito kami magkakapatid, talagang napakahirap ng marami kayong mga anak. No, lalo pag ano, mahirap lang kayo. Kasi tatay ko, construction worker, nanay ko sa bahay lang. So, mahirap talaga. No? Talagang maghahati-hati kayo sa pagkain, sa toothpaste, sa sabon. So, napakagastos. No? Hindi masama po magkaroon ng anak. No? Na marami. Okay nga yan eh. Kaya nga lang, minsan, dapat tignan natin, no? Kung kaya ba natin magkaroon ng maraming anak. Di ba? Di ba? Pero syempre guys, don't remember, don't blame. No, kasi masama yung nagbe-blame. Ay, ikaw, tanga-tanga, mali ang ginagawa mo. Huwag tayo may inis. No, lagi tayo magkukonsider. Baka nga out of knowledge, out of ignorance. So, wala siyang idea about sa family planning. So, napaka-importante na talaga, guys. No, well-versed tayo sa mga ganong bagay. So, for me, no, stop blaming and stop judging, no. Judging to one person, di ba? Yung bubong lang yung ayusin natin dyan. Pag mapalitan yung bubong, oh, sasahig tayo. Mm. Pero ngayon, talagang buong bahay na. No? Oo, buong bahay. Sa kanilang kwarto, inayos po natin makakalingap. Yung bintana po at saka CR nila, talagang ginagawa na po makakalingap. No? Kaya, syempre buong bahay po yung ginawa natin dito makakalingap. No? Lalagyan po natin yan ng, ano, ng mga bintana, no? Sliding window yan. Oo, oh, naka-sliding window. Ayan, that's good. Anong message mo sa kanila? Sliding window. Maramdaman ng ating sponsor kung ano yung pasasalamat mo para sa kanila. Maraming salamat po sa tumulong. Agree ako din, ha? Boss Benny, ha? Mabuting anak ng si Erica. O, agree naman ako, guys. No? Parang napaka-mature niya, no? Sa ganyang edad. Ano po, nagagawa po ng bahay namin. Ma'am Melinda, go! Pinababati kayo ni ano, ating ano Ma'am May. Galmo. Kala ko nga po, ano lang po, kahit yero lang po yung ipalit niyo, malaking bagay na po yun. Kala ko nga po, yung pag-aaral lang po ang susuportahan nila. Ah, sabi ni Sir, promise naman siya kay Ruel na magpapa-ligation siya. Actually, ako guys, okay na din ligation, no? Okay naman yan. Kaya lang minsan, maiba pa rin talaga yung ano. Ako kasi guys, hindi ako may nagpapa-ligate eh. Asawa ko nilagate. Talagang ano lang, kung marunong lang talaga yung lalaki, marunong din yung babae, maiiwasan yan eh. No? Dapat both parents, yung lalaki, pati yung babae, may alam. No? Minsan kasi, pag minsan, ito guys, baka magkamali po ako, pag minsan nilaigit yung babae, nawawala ng disiplina yung lalaki. Parang, eh, laigit ka naman, pwede na yan. No? Bira kung bira, ganun, di ba? Kasi ito guys, usapang real talk. Kaya minsan, ako kasi mas gusto ko i-push yung natural, yung nagtitiis talaga kayo. Alam mo yung kung ano yung buwan, na ano ka, na fertile, ano yung buwan na pwede ka naman, no? May iwasan yun guys eh. Kung hindi mo kailangan like it, minsan kasi pag like it, minsan di rin effective, no? May mga certain cases na hindi siya effective. Tandaan nyo guys ha, disclaimer, di po ko doctor, pero may mga ganong case ako naririnig na hindi pa siya hindi siya ganong ka-effective. No, pero syempre nanay ko ligit eh. So nanay ko ligit na siya kasi dapat ko magkakapatid nagpa-ligit siya. So effective naman. Pero may mga case sabi nila, niligit pero nabubuo pa rin. So
You know? Pero anyway, what my point is, kasi pag lie gate minsan, yung lalaki, bira ng bira. Walang disiplina. Dapat talaga sa mag-asawa, may disiplina kayo. Ibig sa pagtatalik. Real talk to guys. Talagang meron kang pagpipikil. No? May mga ano guys, eh, talagang maniwala kay iba pa. Ako, kaya ako asawa ko, ayaw na niya mag-anak. Pero hindi ko pinupush na mag-lie gate, uminom ng pills, ayoko. Kasi baka merong side effect. No, I don't know. So ang nangyayari, meron akong disiplina. No, bilang lalaki ako yung may disiplina. No, so yung asawa ko may disiplina din siya, ako may disiplina. Ito guys, usapang may asawa. So makaka-relate din may asawa. So yun, ganun yung ginagawa ko. So hindi ako, no, hindi kami nag hindi kami yung talagang nag-realize sa mga ganyan. Never guys. Awan lang Diyos, din naman kami. Hindi pa nabubunti sa asawa ko. So that's why ako, naniniwala ako, disiplina yung both side. Kasi minsan lalaki, yung babae magpapaligid, ito naman si Mr. nag-i-enjoy. So, ano lang talaga. No? And then pills, okay lang din, pero may mga side effect kasi. So, magkakanya-kanya tagis din ako, doktor. Oh. No, talagang more on natural ako. Natural kami mag-asawa. No, ako talagang, kailang syempre magkakaiba lahat. No. So, sir, di naman apply sa iba. Yes, so di naman na-apply. Meron naman. So, magkakaiba talaga. No, but still, guys, no, what's the point is, magkaroon sila ng knowledge about this, no, sa family planning. At syempre, ano, katungkulan ng gobyerno yan. No, katungkulan ng gobyerno yan. Hi, Ma'am Neneng Willa. Shout out sa Team Rochelle USA. Admin Ma'am Ana Hanli, Tita Carmen, Tita Heidi, Tita Ping. Minda SP, Ma'am Dawn, Ma'am Laila Mendoza, Ma'am Irene Hamago, Sir Roland Gables. Luz Biminda Valdez, Post Marzano, karamihan sa mga makilala ko na lalagit na lalaki kahit kasama na ang asawa niya. Kasi mismo kaibigan ko din lagit, grabe na lalaki siya kasi daw, yan Makati daw yan lagit. Actually guys, hindi naman ako naniniwala kasi nanay ko po lagit. No? Ang nanay ko po ay lagit pero hindi siya nalalaki. No. Siguro dahilan lang 'yan ng mga malalandi. No. Pasensya na Ma'am ano, Luis Biminda, no. Hindi ko siya inusgan, pero yung mga ganung reason na kasi ano eh, kasi Makati. Oh, ginagawa mo reason yung like it, mali 'yan, ha. Mali 'yan, guys. No. Yung minsan kasi like it na 'yan, 'yan nagiging reason para umabuso manlalaki. Kasi pag na-like it siya, kahit sino lalaki pwedeng pumatong sa kanya, hindi siya mahuhuli ng asawa niya. No, kaya ako hindi ko pinupush yan eh, yung ligate, no? Talagang dapat may disiplina yung mag-asawa. Kaya iba dyan yung ligate-ligate, tapos malalaki, mali yan guys. At salamat Ma'am Luz Biminda, no, pag-share mo, no? Pairin hap sa Sinzuat, hello po. Sabi ni LC Patani, tama sir, Sir Mars. Mars Marasigan daw. Boss Mars po ko, Sir Mars. Iba po si Mars Marasigan. Nasa babae po yun kung galawan niya yan, di ba? Oo, nasa babae yun, no? Kaya lang talagang yun, sa babae talaga yan, talagang malandi lang yun. Malandi yun. Mamilihin na Coronado, shout out Kuya Marzano. Buti po at bumalik ka sa Rochelle Community, Rochelle lang sa alam. At talaga naman, Rochelle lang sa alam. Anyway guys, play na natin to. Yun yung hinihiling mo kay ano, kay Kuya Mario noon. Sana Kuya masuportahan niya pag-aaral mo. So hindi ba sinabi ni Kuya Mario na kasama na doon yung pag-aayuda, di ba? Hindi. Pag-aayuda. So grabe no. Alauna po ata yun. Alauna ng tanghali pumunta sa dito. Opo. Bumalik siya? Grabe ano. Or nag-vlog siya dito? Nag-vlog po siya dito. Tapos, dito kay Lola. Nag-vlog? Opo. Tapos po sabi po sa akin, sabi po ako na mahingi po ng tulong. Uy, Boss Benny, ba't mo dinilit yung ano ni Ma'am Luz Biminda Valdez? Huwag niyo pong ano, huwag niyo pong burin, ha? Pasensya na Ma'am Luz Biminda, baka nabigla si Boss Benny, si Sebastian. Sabi niya, hey ako sir, ligit ako kasi CS ako kasi di ako nanalaki, sabi niya. Naman. So, hindi naman forget na like it, lalaki ero na. Meron lang yan ginagawang dahilan lang yung pag-like it na yan. So, sabi po niya ay, ano daw pong gusto ko? Anong gusto mong tulong bibigyan niya?
Anong gusto tulong? Kasi para sa Erica, gaano ka-importante ang may pinag-aralan? Okay lamang mulus biminta, pasensya na po. Baka nadagit lang po yan, di po sinasadya. Ano? Or yung pag-aaral, gaano ka-importante yan? Okay lang yan, ma'am, Las Piminta. Hello, ma'am, pasensya na po. Ano, baka na-delete lang po yan. Ako na pong bahala sa inyo, mama. Baka na-delete lang po, pasensya lang. Kapag tapos sa pag-aaral. Hmm. Para din makahanap ng... trabaho po. Oo, magandang trabaho. Kasi iba talaga pag ganyan. Sabi ni Benny Sebastian, pagabi naman kasi bro Mars, parang wala tayong isip. Oh, pero ano yun, that's a real talk, boss Benny Sebastian. Walang mali din sa sinabi ni Luis Piminda. Actually, may gumagawa talaga niyan. That's why nasabi ko kanina, yung paglalaygate, talagang hindi ko talaga yan. Yung laygate kasi, ginagamit ng iba yan para umabuso. No, may mga babae, hindi ko nila lahat guys. May mga babaeng gumagawa niyan. That's why nasabi yun ni Ma'am Luz Piminda, no, na ang reason ay yung paglalaygate ay Makati daw. So, kaya ang reason niya, nalalaki siya. So, which is tama naman yun. May nangyari talaga yan, Boss Benny. No? Ma'am, Pyraline Habsa, since what? Shoutout ko. Tuloy natin ito. Kapag tapos ka, may diploma ka. Sarap sa pakiramdam yan. No? Oy, Jules Sultan. Ako, hello, Ma'am Joy. Sa graduation, kasama mo si papa at mama mo, di ba? Mama lang po, kasama ko din. Ah, nung graduation mo? Opo. Si papa mo? Sa Maynila. Ah, nagtatrabaho. Nako, Erica, kung alam mo lang kami, nadaanan namin yan. Pito kami magkakapatid, sunod-sunod. No? Tapos yung nag-start yung magulang ko, talagang sa squatter area lang tumira. No? Doon kami nagsimula. No? Maliit lang yung bahay ng nanay ko, yung mga kapatid ko, maliliit, sunod-sunod kami. No, yung ate ko ang nag-aalaga sa amin. So, ate ko, no, talaga nabibilib ako sa mga ate diyan, no. So, dapat si Erica, no. Kung ako, i-motivate ko 'to eh kasi maganda sa bata mino-motivate, no. Hindi niya dapat take it as malungkot, no. No, sometimes it happens talaga yung mga ganyan sitwasyon, mahirap, pero dapat be motivate, huwag mong iyakan. Always be strong. Although syempre sa edad niyang ganyan, guys, napakahirap ng ganung sitwasyon, no. No, pero nakikita ko naman syempre bata, no, is babae pa, very emotional, no. Talagang mahal na mahal yung nanay niya. At dito makikita mo kung gaano siya ka, no, ka mabuting anak, no. Saksi talaga si mama mo kung gaano ka kasipag mag-aral, di ba? No, totoo. So ngayon, Erica, ako tayong Hello Blocks. Okay ka lang. What? Sipag din po ni Erica, mama. Hello Blocks. Hello Blocks. Hello Blocks. Ang dami ano? Oh, sipag oh, bubuwa to. Oh, ano? Well. Oh, okay na yung bahay nila, talagang ano na guys, talagang okay na yung bubong, bago na. Binago na lahat, ano? Bagong-bago? Lahat na binago. Bagong-bago? Binago lahat? Boss Benny, salamat Boss Benny. Okay lang yan. Alright. Yung screen, nakuha niyo yung screen? 2 metro? 2 metro? Ah, di mo nabuksan? Ay, grabe ito ah. Ano yan? Gagawa kayo ng ano yan? Halakan? Okay guys, tatalon lang ng konti ah. Tingnan natin mga ano. Oh, malaki na si ano, no, tong bunso. Ang pangalan na ito, Chelsea. Oh, namaroon na mag-cellphone ah. Yeah, natin guys. Siyempre bagong inidoro at may flooring 'yan.
Magsisimula na po ng mag-finishing dito sa loob, mga kalinga, no? Mas maganda po ito kung malagyan po ng finishing, mga kalinga. Oo, pwede rin, ha? Tibay, kasi pipinturahan po natin ito, mga kalinga. So, yung CR, gagawin po nito, mga kalinga. Ayos din, ha? Gagawin po yan. Sinimula na po ng papa po ni Erica ito, yung paggawa po ng kanilang CR. So, dyan po ang kanilang CR. Bibili po tayo doon ng yero, kahoy, no? Para po dito. Siyempre, bagong inidoro. At may flooring yan, mga kalingap. Pati ito din, mga kalingap, gagawin po nating dirty kitchen, no? Ito sa likod, mga kalingap. Dirty kitchen? Dito po sila magluluto, no? Yan po. Sila kuya na lang po bahala. Extendan po natin yung bubong doon, papunta. May bubong dyan, mga kalingap. Tapos, dirty kitchen dyan. Dyan sila magluluto, no? Tapos dito, purely mga, ano lang nila, pinggan, no? Plato. Ay, grabe ito, ah. Kasi kung gusto nilang mga kalingap, magluto gamit ang kalan dito po sa likod. So ayan, update natin, mga kalingap. Ano to? Yung ginamit nila, Coco Lambert? Eh, siguro po, mga kalingap, pagbalik na lang po natin ulit yung update natin sa ating listahan, mga kalingap, no? And disclaimer lamang po, no? Disclaimer po. Ang listahan na yun, mga kalingap, sa mga hindi po nakakaalam, no? Yan po ay galing sa ating mga buting sponsors, no? Buting sponsors. Para po, pasok pa rin dito sa ating transparency, no? Transparency, mga kalingap, dito po natin pinapakita, detalyadong sinusulat, no? Kung saan napupunta yung kanilang binibigay, no? Kaya nga po, pinapakita natin, mga kalingap, kung ano po yung mga nabili nating materialis na may kaukulang ay may mga kasamang listahan yun, mga kalingap, ha? Mga receipt, no? Sa mga materialis na binili natin. Kaya po, mga kalingap, nakalista doon, pinapakita ko po sa inyo kung saan po. Hirap din ang buhay ng charity vlogger. So talagang kailangan talaga very detailed, ano, at well recorded, no? Anong mga materials ang binibili natin? Sino po mga sponsor na nagbibigay? Sino po? Magkano po ang kanilang binibigay, mga kalingap? Ako man po, mga kalingap, syempre hindi ko na po isusulat doon yung pangalan ko, no? Kasi nga may naghahanap, no, kung magkano daw ang ating binibigay. Ako, kung gustuhin ko man, mga kalingap, magbigay po ako ng 100,000 dito sa pabahay kay Erica, no? 100,000? Pabahay? Siyempre, mga kalingap, no? Ang budget natin, binabudget natin, no? Budget natin, mga kalingap, andyan pa, meron pa. Kaya po, mga kalingap, yan po ang ating ginagamit sa ngayon. Siyempre, kung mauubos din, mga kalingap, doon tayo kukuha sa ating bulsa, no? Sa ating bulsa, mga kalingap. Kaya po, makaka-assure po kayo na matatapos po ito kahit yun lamang ang ating sponsors, no? Yung nakalista doon, last vlog natin. Kaya po, wala po akong dapat na sabihin, no, sa inyo kung magkano ang aking binibigay, no? Magkano po ang binibigay ni Rowell of Malalag. Kasi po, mga kalingap, tayo po, no, charity vlogger, di na po natin yan pinapakita, no? Di na po natin yan nililista kung magkano ang ating nagastos, no? Nasa sa atin yan, mga kalingap, no? Nasa sa atin yan. Kaya, syempre, no, kung may mga ibang tao man dito na talagang napaka, ano, yung meticuloso, no, gusto talaga alamin yung mga bagay-bagay na ganyan. Ed, arigato, shoutout po. Ano na lang po, no? Hintay-hintay na lang po, mga kalingap. Hintay-hintay na lang kasi after matapos ng bahay na ito, ipapakita po natin kung magkano po ang naabot, no, na budget. Magkano po ang naabot po na pera ang ating nagastos sa bahay na ito. Kaya huwag pong atat, no? Huwag pong atat. Di pa tapos ang bahay, no? Ako, huwag daw atat. Yung mga nagmamadali dyan, nagko-question. Huwag daw kayong atat. Atat na atat kayo, eh. Hindi po akong magwalda sa aking pera para po dito sa bahay na Erica. Kaya huwag niyo po akong pangunahan, no? Oh, naman. Tama yun. Aking pakiusap po sa inyo. Kung gusto. Pero kay Rowell, di naman niya dapat magpaliwanag sa mga ganong klase tao, guys. Yung mga nagko-question, ayaw mo lang. Huwag mo pansinin. Basta alam mo namang wala kang ginagawa, ano. Wala kang namang ginagawa as long as sabi mo, pinapakita mo lang, no. As a part of transparency, pinapakita mo yung mga resibo, saan mo ginastos. Huwag mo pansinin. As long as in the end of the day, no, ng yung project, na may ipakita. No, hindi yung along the way mag-report ka, papaliwanag ka pa. No need to explain. No, hayaan mo muna matapos yung project and then tsaka mo ipakita kung magkano yung nag-gastos. No, pero kasi that's a normal thing na talagang kahit saan meron talaga mag-criticize sa'yo. Di ba? So, pero ako sa kanya,
vlog, huwag mong pakita na apektado ka. Basta gumawa ka na mabuti, ayaan mo lang muna, bahay, bahala mo sila sa buhay nila. The more na pinapansin mo yung mga kritiko mo, lalong gigil na gigil gamit ng content. Pero wala pong lalag. What the fuck? What the fuck? Kaya nga ako eh, ako, totoo lang guys, hindi ko papansinin yun, yung mga ganun. Hindi ko papansinin. Diba, huyo ka. Ano, huyo ka. What the fuck? What the fuck? Ayan, tuloy natin. So po kayo mag-content, content labo kayo dyan. Kung ano mang pwede nyo sabihin. Pero syempre, alamin natin ang ating mga limitasyon sa bawat isa, ha? Ayun. Limitasyon sa bawat social isa. Social media tayo. Kung ano-ano po ang ating mga sinasabi. Ano-ano po ang ating mga binabato sa ating kapwa, no? Na wala namang ginagawang mali. Syempre, normal yan, no? Walang batas na nagsasabing hindi pwedeng mag-comment or hindi pwedeng mag-reaction video sa isang tao. Syempre, sa isang public influencer kagaya natin. Pero syempre, merong kaso, no, or merong law ang Pilipinas, no. Kung hanggang saan lang po ang ating freedom of speech, no. Syempre may mga limitasyon tayo. Hindi pwede lahat-lahat po, no. Yes, agree. Kaya maging maingat tayo, mga kalinga po. Maging maingat po tayo sa ating mga kino-comment, sa ating mga sinasabi, no. Agree na. Kasi po, mga kalingap, no, sa isang salita lang, pwede yan syempre sa isang salita lang, mga kalingap, no. Yan po ay nakakasakit po ng damdamin, no. Yan po ay nakaka-apekto po sa isang tao. Pero alam nyo guys, totoo lang, no, pag nag-content creator ka, talagang dapat malakas ang loob mo, no. Hindi talaga natin makokontrol yan eh, no. Hindi natin sila makokontrol na, no? Ako, wag mo akong punahin. Hindi natin makokontrol guys, that's reality. I don't know kung mag-agree kayo sa akin, pero that's reality na hindi mo makokontrol ang sino man na hindi ka punahin, hindi ka i-content, lalo na i-public, ano ka. At tama si Roldo, no. So, no, merong limitasyon yung batas. No, pwede mo i-react at magbigay ng opinion, comment, kahit kanino, especially pag public figure ka. Yun nga lang, meron kaakibat yun na limitasyon, no, accordance with the law. Ang problema, hindi mo mapipigilan kasi yun, guys, eh. Totally, hindi mo mapipigilan yun. No, basta ako, hindi mo mapipigilan yung ganung mga tao. Ang magagawa mo lang dyan, just ignore it. Huwag mong patulan, kasi pag damo na pinapatulan mo yun, tuwan-tuwa yan. Lalo na yung binabash ka. Pag pinatulan mo yun, tuwan-tuwa yun. So, kaya ako minsan, hindi ko pinapansin guys. Kasi pag pinansin mo, sisikit lang ang mga kulukoy. So, yun lang po mga kalingap at sana maunawaan nyo po. Sisikit lang yun eh. Huwag po tayo dito mga kalingap. Huwag po tayong mapansinin. Manood lang sa isang video, ha. Huwag po kayong magre-react lang. Halimbawa po sa mga reactors, halimbawa lang, na kumukuha ng ating mga videos. Huwag po kayong bumabase lang sa isang part. Oo, oh, gano'n naman. Oo, oh, tama yun. Nakailang part na po ito. Halimbawa, tama naman yun. Huwag ka lang pag-asa video reactor. Huwag ka lang magbabase sa isang video na putol. Dapat buo. No? Tama si Roldo, no? So, as a video reactor, dapat alam mo yung una, pangalawa, pangatlo, hanggang pinakadulo. And then, tsaka ka mag-react. No? Pag hindi ka sure sa reaction video, magtanong ka. No? Sabi nga nila, magtanong ka sa doktor. Magtanong ka sa doktor, mamaya kakabash mo, may sakit ka na pala, may saltik ka na pala sa ulo. May saltik ka na pala sa ulo. What the fuck? Alright guys, tuloy natin ito. Bawa part 8, huwag niyo pong bigyan ng reaction. Yung part 8, kung hindi pa kayo nakapanood ng part 1 hanggang part 7, no? Oo naman, tama yun. Dapat panuorin nyo po lahat ng part bago po kayo mag-react sa part 8. Ganon! Para alam nyo po yung flow, no? Yung series po ng videos natin dito kina Erica. Kung paano nakilala, no? Tama yun. Ano yung naitulong natin. Oo. Hanggang makaabot po sa kasalukuyan, no? Sa ngayon. Kasalukuyan. Yun po ang aking paalala, mga kalinga po. Yan, paalala ni Ruel of Malalag sa mga nabubuang. Buang daw, buang. Ang tamaan, bukol. What the fuck? What the fuck?
Ay, grabe na itong mga basher na to. Oh. Hey, shoutout sa lahat ng mga ano dyan, Rochelle Paz.